Samantala, sa puntong ito, makakapanayam naman natin si Superintendent Ricardo Layog Jr., ang commander ng task force, ng task group north ng Manila Police District para tungkol naman sa seguridad dito sa Manila North Cemetery. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po. Kasama ka rin. Kahapon pa po kayo dito. Opo. Actually, nung isang araw pa po, 2 weeks ago, nag-start na po tayo ng preparations dito. Yung mga removals ng mga illegal structures sa loob ng North Cemetery, kasama po natin yung Manila Engineering at yung pong administrator ng Manila North Cemetery. Ayan, nasabi niyo po yung mga illegal structures, ito yung tinatawag nilang daang FPJ. Yung mga bakod, nag-o-over the bakod dun sa perimeter wall ng North Cemetery. Nabaklas na po ba natin talaga, sir? Kasi kahapon po eh, meron pa kaming nakita. Patuloy po, meron man na sumasalis eh, pero patuloy po na binabantayan ng ating mga kapulisan kasama po yung ating mga kabaranggayan. Bakit yung po ipinagbabawal itong mga lagusang ito, sir? Kasi po dapat lahat ng mga papasok dito sa loob ng North Cemetery, meron po tayong itinalagang mga gates. Una, ito pong main gate, tapos meron tayong gate 2 and gate 3 na depende po sa makikita namin sitwasyon kung marami nang pumapasok. Upang sa ganun eh, ma-inspection po natin lahat ng papasok sa loob ng sementeryo. Kasi ang mahirap dito, baka mamaya magpasok sila ng alak, mga patalim, at ito pa yung pagsimula ng mga untoward incident. Tama po. Sa katunayan po, kagabi meron po kaming nahuli, 22 katao, mga nagiinuman sa loob ng sementeryo. Meron papasok pa rin, ano? Tama po. Sa pagkakasiyasat namin, sa base sa informasyon na kalap namin, isa sa nahuli ay caretaker po dito sa loob ng Manila North Cemetery. So maaaring naipasok niya yung alak na yun na even before na mag-start po yung celebration. Oo. Ano ang parusa sa mga mahuhuli? Nasa istasyon na po sila ngayon. Meron pong kakasuhan po sila ng drinking in public places. Tsaka meron din po kaming nahuli na mga nagsusugal. 7 katao po ito. So ganun din po. Kakasuhan natin sila nung karampatang kaparusahan para dun sa illegal gambling. At usually, anong penalty dito, sir? Ay, makukulong po ito, ha? Tsaka pagmumuntay sila. Opo, opo. Oo, ayan mga kapuso, huwag na po kayong magdala ng mga alak at saka magsugal dito sa loob ng sementeryo eh. Kulong pa lang ang penalty dito, sir. Tama po. Pero so far po, kumusta naman po ang takbo ng seguridad dito sa North Cemetery? Meron na po bang mga naitalang untoward incident bukod po dun sa mga nagsusugal at saka nagiinuman? Mula po itong araw na ito, as of 9 a.m. today, we have an estimated crowd of 500,000. Umabot na po tayo. Kung ikukumpara po natin dun sa statistika last year, umabot po tayo ng 1.5 million yung after lunch. So tinitingnan natin kung malalagpasan niya ito o mas kokonti ngayon. Pero base dun sa nakikita natin ngayong oras na ito, yung influx ng tao, tumatakbo na siya ng 300 persons per minute yung pumapasok po dito lang sa main gate. So maaari na aabot tayo ng kalahating ng 1 million pagdating po ng tanghali. Wow, okay. Pero meron na po bang mga untoward incident na naitalaga? So far wala pa po. Meron lang sa medical, nagbigay tayo ng 2 medical assistants. 2 pong kababayan natin ang itinakbo sa hospital after nilang bigyan ng first aid dito. Yung isa po ay meron siyang sakit, siguro pinilit na pumunta rito. Pagdating ay napagod, nanginginig po siya. Tapos yung isa namang matandang lalaki, ganun din po, sa sobrang pagod, kaya tinakbo na rin po doon sa pinakamalapit na ospital. Mensahe niyo po, sir, para sa lahat po ng mga bibisita dito sa Manila North Cemetery para hindi po sila maabala. Katulad po ng patuloy nating pinapaalala sa kanila, huwag na po silang magdala ng mga ipinagbabawal na mga gamit dahil kukumpiskain lang po at maaari pa po silang makulong. Gayun din po, magdala sila ng tubig, pagkain, para sa ganun, malayo-layo po yung lakaran dito po sa loob ng North Cemetery. Maraming salamat po, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.